Good morning. The meeting is now called to order. Thank you for attending this committee hearing today, where we intend to tackle and discuss the untimely and tragic death of another kababayan, ang ating OFW na si Julie B. Ranara. Pursuant to the privileged speech of Senator Jingo Estrada delivered on 24 January 2023, this representation also filed a related resolution number 448 seeking to revisit and re-examine the bilateral agreements and standard employment contract governing OFWs in Kuwait, which will be added to our agenda in the succeeding hearings once referred to this committee. Before we move on to the presentation of your respective positions on your subject matter for today, allow me to say a few words. First of all, thank you for joining us today to discuss yet another pressing and important matter. Masaklap, masakit, at mabigat sa damdamin ang isang kababayan natin na harapin at pag-uusapan ngayong araw na ito. The death of another kababayan, Julie B. Ranara. I had the opportunity to meet with the grieving family of Julie B. Ranara, and honestly, there are no words to describe how I felt. Nakakalungkot, nakapanghina. But more importantly, as a public servant who have devoted most of my career in helping our OFWs, it is extremely frustrating na wala akong nagawa. Wala tayong nagawa para man lang naisalba na sana ang kawawang si Julie B. No one deserves to die while toiling for another's family, and no one deserves to die in such brutal manner. While there has been an outpouring of support, including financial assistance to the family she left behind, hindi pa rin ito sapat para maibalik ang kanyang buhay. Literally and figuratively, ika nga, ahanin pang damo, pagpatay ng kabayo. The call for help has never been stronger. The call for justice has never been louder. There are almost 2 million OFWs around the world, and a total of 100,223 migrant workers are still working in Kuwait. Huwag na natin hintayin pa na isa, dalawa, or madami pa sa kanila ang mauwi na sugatan, bugbog sarado, o isa ng bangkay katulad sa malungkot na sinapit ni Julie B. It is time to make a firm stand on all or nothing stand na hindi sinusugal ang buhay ng ating mga OFWs. Yes, we can enter into bilateral agreements, but our terms should be clear and unequivocal. If there are violators to such agreements, we have to prioritize the welfare for OFWs and act in the soonest possible time. Make these violators accountable and liable without concession, and pursuant to our laws and international conventions. I thank the efforts of our DMW officials and the OWA, as well as the DFA, for assisting the family of Julie B. But our efforts should not end here. As we speak, my radio program and my office have received complaints and calls for help from other OFWs in Kuwait. And just recently, we were again alarmed by the news of another Filipina who jumped from a building trying to evade physical abuse. But luckily, she survived, and thanks to OWA, and she's now in good hands. Our mission here is continuing one, and one that demands our constant and active monitoring and assistance. My fellow public servants, my dear colleagues, tutuldukan na po natin ang datos ng mga umuwing bangkay ng mga OFWs. Ang gusto natin ay umuwi sila ng buhay, matagumpay, masaya, at nakangiti bilang mga tunay na bayani. Enough is enough. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Now, we're gathered here today to investigate, for me, in aid of legislation, what we can do about sa sinapit ni Julie B. After this hearing, hopefully, we'll be able to sort things out. Mapaplansya natin yung mga
gusot na matagal nang nangyayari sa iba't ibang bansa na kung saan meron tayong mga OFWs na kailangan ma-address at mabigyan ng solusyon. Nakakalungkot nga lang, hindi magkakatugma yung bang nasa damdamin ko bilang isang public servant nung ako'y isa pang broadcaster helping OFWs for the past 20 years, hindi tumutugma sa mga taga-DMW. Nandito ba si Secretary Tulfo? Ah, okay. Kayo po ang pinadala? Opo, Mr. Senator, si Secretary Ople po ay kasalukuyang nasa Japan kasama po dun sa delegasyon ng Pangulo sa official trip po. Okay. I just want to let you know sa OWAP, kami rito, ako bilang isang mambabatas, I can only investigate in aid of legislation para mabigyan solusyon ng isang problema and then I can recommend. Eventually, nasa desisyon nyo pa rin dyan sa DMW kung ano na rapat na gawin para mabigyan solusyon o matigil na itong problema ng pang-abuso sa mga OFWs. I can only recommend. It's unfortunate na hindi kami magkatugma ng boss mo, Secretary Tulfo. I was expecting na yung puso niya ay para sa mga OFWs because I thought mahaba yung kanyang karanasan sa pagtutulong sa mga OFWs. Masama ang loob ko kay Secretary Tulfo because when I declared nung nandoon first day, first night, nandoon yung family niya, hinihintay namin yung ataol and I said, I want a deployment ban. Kinonta niya ako. I was only suggesting. I don't know kung bakit mas pinapaboran niya yung mga pulisya sa tingin niya para bang para matulungan ang mga recruitment agency. Now, I will start by asking you, bakit ang stand ng boss po ninyo, madam, ay huwag magkaroon ng deployment ban? Pakipaliwanag lang po sa amin, baka may mga bagay-bagay na hindi po namin naintindihan and then hindi naintindihan ng mga netizens. Millions na po ng mga netizens sa social media ang nagsasabi, deployment ban, deployment ban. These are by the millions of people, OFWs and non-OFWs and their families. They want deployment ban habang nagipag-usap tayo sa Kuwaiti government. Pero ayaw po ni Secretary Toots. Pakipaliwanag lang po bakit ayaw niya. Again, gusto ko lang linawin na ang akin po ay recommendation lamang. In the end, kayo pa rin po masusunod at mag-implement kung ano man programa, polisiya na nais nyo. Okay. Go ahead po. Your name, ma'am, is? Tonette, sir. Tonette Velasco Alione. Ma'am Tonette. At maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo, sir. Unang-una po, uulitin ko yung pasasalamat dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbigay linaw doon sa inyong damdamin at sa inyo rin pong direksyon sa polisiya. Ito po ay sinusuportahan ni Secretary Tulfo ang inyong pagsasagawa ng ganito pong pag-uusap para nga po mapalago yung mga polisiya natin. Maribisa din po kung ano man po yung mga areas na kailangan ay ma-improve pa. Linawin ko lang po sa Sir Raffy na hindi po siya kumontra sa inyo doon sa inyong pahayag na tingnan yung posibilidad na maglagay ng deployment. Sa katunayan po, kahapon ay pinalipad po niya ang isang fact-finding team papunta po ng Kuwait. Nandun po sila sa loob ng 2 linggo para kumalap po ng datos, ng impormasyon, makapag-interview po
ng mga concerned na tao, pati na rin po yung mga stakeholders natin, para po makapagbigay po ng klarong sitwasyon from the ground, ano ba yung mga totoong nangyari at ano pa po sa panig ng MWO ang mga kailangang ma-improve namin. Ang sabi po ni Sec Toots, maganda na evidence-based at may data rin po kaming ma-submit po sa inyo na manggagaling po talaga sa baba. Pinatingnan na rin po niya yung mga kaukulang action na immediately ay nagawa at maaari pang gawin. Kaya po si Yusek Bernard Olalia, may mga isinagawa na pong action patungkol sa ating mga FRA at PRA na concerned po dito sa nangyari sa trahedya kay Jubilee. Kung maitatanong nyo, sir, si Ma'am Jubilee ay twice over kababayan. Kababayan ko po, pareho po kaming taga-Albay. Okay. Kaya't nung na-meet ko po yung kanyang mga lolo't lola, nag-uusap kami sa Bicol, ganun na lang po talaga yung pasasalamat nila na nandyan po kayong patuloy na umaakay din sa amin. Thank sa po. Pagtingin po ng mga polisiya na ito. Yung presence po namin ngayon before you is a full manifestation on the part of Secretary Toots Ople that we are one with you in pursuing the best possible option, both policy and programs. At yung tatahakin po namin ay sana po nalandas ay gusto rin po namin mabigyan po kayo ng mga kaukulang datos at mga evidence-based na suporta sa policy making po. At naku sir, kayo talaga masyado kayong mapakumbaba. Sinasabi nyo lang rekomendasyon pero malaki at malalim po ang respeto namin sa inyo bilang mambabatas dahil ang policy naman po talaga ay nanggagaling largely ang panukala po sa Kongreso. Kung kaya bukas po kami sa anumang mga alituntunin. Nabasa na po namin yung ilang mga suggestions ninyo at tugma naman po dun sa ilang mga major policy items na napag-usapan na rin po sa DMW kasama po ang OWA Administrator si Arnel na mas nakababad na babad din po sa mga welfare responses natin. So bilang paumpisang salita po ay yun po yung gusto namin ipahayag. Maraming salamat.